Yan. Ito ang pahayag ng Diyos. Ito ang pahayag ng Diyos. Sa 1:14:6, sinabi ni Jesus, "Ako ang dahan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Tapos, yung pangalawa, ganap niyang biniyaran ang kaparusahan ng iyong kasalanan. Yan. Sapagkat si Kristo nawalang ang kasalanan ay namamatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Ito naman yung kasunod. Kung magbabasa bro, patunayan natin ang kanyang muling pagkabuhay na siya ay anak ng Diyos, ang Mesiyas na tanging tagapagligtas. Okay ka naman bro. Ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon na Jesus Kristo, tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David. At tungkol naman sa espiritu ng mga kabalanan, ibinahayag siya bilang anak ng Diyos. At pamamagitan ng isang makapangyariang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Yun. Ibig sabihin, muling nabuhay si Jesus Christ pa sa atin para tubusin tayo sa kasalanan. So, napagtagumpayan niya yun sa krus. May pangako siyang buhay na walang hanggan. Yan, nakalagay rito. Pakibasa bro. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ay, maliwanag yan bro ha. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip ay mananatili sa kanyang buhay ng Diyos. Ayan. Ngunit hindi sapat ang malaman lang natin kung ano ang ginawa ni Jesucristo. Next. Ito yung ikaapat na katotohanan bro. Babasahin ko ha. Ikaapat na katotohanan. Kailangan natin ilagay ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo para tayo maligtas. Tapos, ikaw magbasa nito bro. ang kaligtasan natin sa kagandahan loob ng Diyos. Pamamagitan ng pananalig kay Jesus Kristo. Yes. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at kaligtasan nito sa loob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Hindi ito bunga ng iyong mga paggawa. Dapat ipagmalalaki ang sinuman. Nakalagay dyan bro, ulitin ko. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, maliligtas pala tayo pag tayo ay nanampalataya. Ibig sabihin yung naniwala tayo, nanalig tayo kay Jesus Christ na namatay siya sa krus para tayo iligtas. Dahil lang dun. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ibig sabihin, hindi sa gawa, hindi sa mabuting gawa. Tumulong ako sa 1,000,000 tao, hindi sa ganun. Hindi sa mabuting gawa. So, ibig sabihin, maliligtas lang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya natin. By faith, through faith, we are saved. Oo. Ngayon, itong sunod. Base sa Efeso 2:8-9, kung ano ang kaligtasan na maaring ilahad sa pamamagitan ng formula. Alin sa mga sumusunod, ang tingin mo ay tama? Base dito, alin daw ang tama dyan sa dalawa? Pananalig kay Jesus, mabuting gawa, equals kaligtasan. Itong pangalawa, pananalig kay Jesus, walang mula sa atin, equals kaligtasan. Sa palagay mo bro, ayon dito sa nabasa mo, kung hindi maliwanag sa yung nabasa mo, pwede mong balikan. Pero ayon dyan sa dalawa, alin dyan ang tama sa dalawa? Mabuting gawa. Mabuting gawa? Hindi bro. Hindi. Di ba nakalagay nga rito, babalikan natin ha. Tignan mo ha. Hindi ito bunga ng mga gawa, kaya walang dapat pagmalaking sino man. Ibig sabihin, hindi siya mabuting gawa. Pananalig lang kay Jesus Christ, ibig sabihin maniwala tayo,
walang mula sa atin. Equals kaligtasan. Ibig sabihin, manalig lang tayo kay Jesus Christ. Maganda rin yung may mabuting gawa. Pero hindi lang ibig sabihin, hindi sa mabuting gawa tayo maligtas. Napaka-importante yung manalig tayo kay Jesus Christ. Yung faith natin na He died on the cross for our sins para tayo maligtas. Kasi sinubo siya ng Ama para tayo. Salamat sa mga sa bukas na puso. Saglit na lang. Sa Epeso, siguro mapasok lang ako dito. At wala din sa si Pipis, laking damat ko. In this righteousness, malupis din siya di happy lang to. At ang katulad niya, tumulang sa Diyos. Pananampalataya natin sa Diyos. Walang mula sa atin. Siya yung magbibigay ng ano mga pangangailangan natin. Yung mga pangangailangan natin. Ito yung formula na namin. Yung napapalagi na secret. Ito si Bro Ronald. Alam mo bro, kung malalaman mo lang yung istorya ng buhay na ma-amaze ka kung gaano binago ng Diyos yung buhay namin. Before kasi, kahit siya na magkukwento sa'yo. Pero tatapusin ko muna daw ha, para makompleto natin. Sinabi ni sa atin ang mabuting gawa, ayun o, sa episode 210, sinasabi sa atin na ang mabuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Tapos next, ito naman. Ang mabuti, basahin mo bro. Ang mabuting gawa ang mga ay hindi paraan upang tayo maligtas kundi isang katibayan o bunga ng ating kaligtasan. Ibig sabihin, kung uulitin natin to, ang mga mabuting gawa raw ay hindi paraan upang tayo maligtas. Di ba? Nakalagay dyan. Kung hindi, isang katibayan o bunga. Bunga yun ang kaligtasan natin. Ibig sabihin, nagbubunga pala yung kaligtasan natin. Kaya tayo nagiging nakakagawa ng mabuti. Konti na lang bro ha, saglit na lang. Yan o, pakibasa mo bro. Pinakikita natin. Inupo ako sir. Sige lang, okay lang. Malapit na. Pinapakita natin ng ating pananampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang regalong buhay na walang hanggan. Yes, kailangan tanggapin natin. Pagbalikod sa ating mga kasalanan. Yes. Pagsuko sa buhay natin. Yes. Sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yeah. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, nating Panginoon. Ibig sabihin bro, yung kaligtasan, libre lang na binibigay ni Lord. So kung nirigyan ka ng regalo, libre yun. Ang pinaka-importante is yung heart mo na tumanggap. Kailangan tanggapin natin siya at manalig tayo na siya yung sinugo ni Father God para tayo iligtas. So sa pananampalataya lang tayo maligtas. Okay ba? Mo bro. Ang sino mga nagnanais sumunod sa ating kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang sinin ang kanyang cross at sumunod siya sa akin. Medyo malalim to bro, pero sa makuunuhan mo rin yun. Yan. Pinangako ng Diyos matitiyak pag mayroon kang buhay na walang hanggan. Kung manalampalataya ka, magtitiwala ka kay Jesus Kristo. Ako na magbabasa bro. Ako ako eh. Ayun na. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin, ipinangako ng Diyos na makakatiyak tayo na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung mananampalataya at magtitiwala tayo kay Jesus Kristo. Kung maninampalataya tayo at maniniwala, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kasama ang Diyos.
Tapos next month, hindi na lang bro, absensya ka sa ano, kabala. Ito, ito yung desisyon na magtatakda ng iyong habang buhay na tadhana. Ito yung desisyon. Yan. Ma, magbasa mo bro. Maaaring magtiwala ka na sa Diyos. Maraming bagay. Ngunit ngayon ay nais niyang magtiwala, magtiwala ka sa kanya lamang para ikaw ay maligtas. So pagkakaloob niya sa inyo ang kapatawaran at buhay na walang hanggan. At nais niyang magkaroon ng personal na relasyon sa iyo. Ito, ito yung tanong bro. Handa ka na bang magtiwala at sumunod kay Jesus Cristo bilang yung Panginoon tagapagligtas? Ha? Yun, salamat bro sa open heart mo. Ipanalangin mo ito ng may pananampalataya. Dito na to. Konti na lang bro. Ah hindi, huli na pala to bro. Huli na. Ito dito muna. Dito muna. Hindi, dito muna. Huli ito eh. Yan o, kung mag... Ito, ito. Sige. Bro Francis, bro Francis. Bro. Sige bro, ano yung ano mo? Hindi, iyaano ko kasi kung ito muna ng ano eh. Ito muna yung una o ito eh. Ito. Parang oh, sige, sige, sige. Acceptance oh, sige. Yan, pakibasa mo bro. Panginoong Jesus, maraming salamat sa labis mong pamamahal sa akin. Inaamin ko ngayon ay makasalanan at hinihingi ko ito ng iyong kapatawaran. Yes. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus upang mabayaran ang lahat ng aking kasalanan. Magmula ngayon ako'y magtitiwala sa iyo bilang aking Panginoon. Panginoon at tagapagligtas. Panginoon at tagapagligtas, tinatanggap ko ang iyong kaloob na buhay, na buhay na walang hanggan at isusuko ko ang buhay ko sa iyo. Tulungan mo akong sumunod sa lahat ng iyong utos maging nakakalugod sa iyo. Amen. Tapos ito eh bro, yung ano, yan o, pakibasa mo bro. Kung nagtiwala ka kay Jesus sa Kristo, nangyari na sa inyo ang mga sumusunod. Yan. Ngayon, para ano, didiretso natin. Si bro Ronald magdidiretso ha. Kasi susunod noon, mag-share naman siya sa iyo ng, ng experience niya sa buhay. Kasi medyo maano yung experience niya eh. Maantig yung damdamin. Sige. Hindi, oh, sir. Yung ano ba? Konting oras na lang bro. Saglit na ito bro ha? Konti na lang din lang. Lali support. Support ko lang yung kabro ko na ano. Gusto na yung nag-share namin sa iyo na kaligtasan. Kung ano yung natanggap namin kaligtasan, wala nang tinanggap namin si Lord Jesus Christ bilang our Lord and Savior. Yun din yung gusto namin matanggap mo bilang Diyos and our Savior also. So kaya rin pumasok ka dito na yung parang nag-update yung mga panunong pa sa Panginoon Diyos. So mula nung tinanggap ko siya ngayon, meron ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Sapagkat ito ang kaloob ng aking Ama, ang lahat ng kumikilala, sumasampalataya sa anak, magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muling bubuhayin sa huling araw. So yun nga, ito na yung tayo, tapos na magitan si Jesus, si Diyos Ama, sumakas sa langit. Tinanggap mo yung tinanggap mo nga si Lord Jesus Christ at bilang your Lord and Savior, so nakakarating tayo sa Diyos, nakakarating ba sa Diyos? Ang lahat ng kasalanan niya ay bayad na at ipatawad na noon, ngayon at sa inaarap. So, ibig sabihin mo, wala ka nang inyo. Absuelto ka na sa mga nagawang kasalanan niya. So, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Nagpalaya at nagdulot sa ating kapatawaran, sa ating mga kasalanan. Colossus yun sa chapter 1, verse 13 to 14. Pabasa mo sa kanya yung susunod. Okay. Pakibasa bro. Ikaw ay bago ng nilalang
sa paningin ng Diyos simula ng iyong bagong buhay. Kaya kung nakipag-isa ka kay Jesus Kristo, ang isang tao ay isa siyang bagong nilalang. Wala na ang dating yung pagkatao sa halip. Ito ay napalitan ng bago. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Subalit ang lahat ang tumanggap, sumasampalataya sa Kanya, binigyan Niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Yes, God. So, sa mga pwedeng sabihin, anak ka sa Kanya, anak ng Diyos. Kasi dati, bali, regret ko lang na kasi nasa klases pa rin kami ng pag-aaral namin. Kung ano yung natanggap namin na kaligtasan, share din namin sa iyo. So, kumbaga sana hindi pa gaanong malinaw sa iyo kung ano yung mga binasa ko. So, bali, share ko lang din sa iyo kung ano yung natanggap ko na dati, nakikita mo naman sa itsura ko. Tatawang basagulero. So, yung binago ko, tinanggap ko si Lord Jesus Christ. Nagkaroon ako ng kumbaga sa nakapayataan sa bigyo ko na hindi na yung panay-galit yung nararamdaman ko. Nagkakaroon na ako ng conviction na bago ko magalit, magpipray muna ako sa Diyos na Lord, tama ba yung gagawin ko? It's dati, kita mo, kunting ano na, nakikipagrambulan na ako. Pero ngayon, nakita ko yung reaction mo kanina nung iyak mo, may ako sa'yo, baka isipin mo kung back ko, sunod dahil nakatawa ng mga to. Pero hindi, kumarito kami para ilapis sa'yo na kung ano yung natanggap namin kaligtasan sa na ano ang kaligtasan sa Diyos bilang tinanggap namin siyang bilang our Lord and Savior. So kabilang ka na rin doon na naligtas ka na rin at tinanggap mo siya bilang Lord and Savior. Ito yung so ayun at ngayon ang iyong spiritual na kaarawan, so maligayang kaarawan, kumbaga sa ano pinanganak ka na maguli. Binabati kita ngayong araw na to dahil isa ka ng Christian. Christian ka na. So, matanong ko lang, anong religion mo? Katoliko sir? Ang Katoliko. Ganun din ako, Katoliko din ako sa akin. Katwira mo nga nung dati sa, ay kapatid ko kasi nag-iya sa akin. Katwira mo sa kapatid ko, pinanganak ako ng Katoliko, mga natawa kang Katoliko. Pero hindi naman iba itong, CCF, Christ Commission Fellowship. Christian. Ano siya? True Bible yung aral na inaaral na ako. Talagang hindi katulad sa Katoliko noon na kung ano lang yung mapili na sitas ng pari, yun lang pag-aaralan mo. Pero dito talagang ano siya? Merong impact na katabasa mo ng chapter na malalaman mo kung ano talaga yung mensahe ng Panginoon na yung pala, yung ginagalawan natin dito sa mundo, training grounds lang natin para pagbalik natin sa kabilang buhay, doon tayo sa kaharian. So, yun lang yung i-share ko sa iyo na kung ano yung natanggap ko na so, yun, grabe talaga na masahali ko lang siya, grabe yung basagulero ko, pero ngayon, ginagawa ko na yun. Ito, ngayon, kaya ako siya pinakausap sa iyo, bro, yung story ng buhay niya. Yes, sir. Which is kagasan kayo sa atin, sir? Sa Aguga ko, kaya na, which is before siya, tapos ngayon. Salamat sa time mo, bro. Sir. Salamat, sir. So, yun, natapos niya ba? Ito pa, meron pa. At bilang pag-ala sa iyong pagtatanggap sa Diyos, basahin ang mga sumusunod at paglaon ang iyong pangalan. Ngayon ako'y nagtitiwala kay Jesus Kristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At tinanggap ko ang kaloob ng iyong buhay na walang hanggan. Mula ngayon, susundin ko si Jesus habang buhay. Praise God. So, tinanggap mo si Kristo. Galing, ang masabi ko lang sa iyo, bilang Christian, hindi ko kita ang katulad ko. Hindi ko kaya Christian na kung mawawala na yung mga pagsubukan doon, mas lalong magkakaroon ka ng matinding struggle na kung mas ano, susubukan ka ng Satan na kung ano yung kahinaan, katulad ko, kung ano yung kahinaan ko doon niya ako yung nakatake. Para lang na bumalik ako sa pagiging ako dati, which is na ayaw ko na rin balikan dahil mas masarap pinatanggap ko yung kaligtasan mula sa Diyos. O siguro mo makikita mo sa itsura kong brother. Bro, na-interrupt lang kita. Mamaya, ikwento mo yung kung okay lang sa kanya, kasi ano ba yung sa'yo?
Kasi kwento ko. Yun, naipasok ko lang din doon. Kasi sa Pinas dati, nasa grupo ko ng makasalanan, vlogger. Lahat na yun, ano, pinasok ko. Nasa grupo ko ng pumapatay. I praise God na hindi ko naabutan na yung hinanting ko, natutumba ko, hindi ko inabutan. So yun pala, may purpose ang lahat. Kasi dati rin ako sa Kristan. Nawalay sa kanya, naging sarawalo, naging tarantado. Tapos yun, purpose ko pala nung napunta ako rito, kala ko yun lang. Umiwas ako sa gulubog, pero yun pala hindi. Ito yung pinakamatinding purpose ko na kulanggap ko sila, Jesus Christ. Para ipamari ko sa iba na kung ano natanggap namin kami. So, yun yung sinishare namin. Yun yung doon yung pinilipitan ko. Pero sa una, alam mo nakita ako eh, parang nagulat ko. Gulat ako kasi parang nanginginig si Sir. May problema yata si Sir. Hindi, nakikita ko Sir yung mukha mo. Pasensya na, pasensya. Mga ganun yung mukha. Hindi kami nang batawag ko. Kala ko sabi ko may problema yata si Sir. So, pero marami naman, marami akong nakamit na katulad niyo dito. Hindi, ang natutuwa ko sa'yo bro, i-open yung heart mo. Marami Sir, halos mga ano dito. Ang dumadayo ko talaga. Praise God sa puso mo bro, na pinakinggan mo kami. Although, kaya nung sinabi mo nga ano ka, natahimik nga ako. Tapos tapos yun. So, bali, ito yun. May